isa pong magandang-magandang umaga, magandang araw po sa inyo mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel na bumabati po sa inyo mula po dito sa kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, ang Our Lady of Sorrows Parish, F.B. Harrison, Lungsod ng Pasay, Dambana ng Inang Maria, Mater Dolorosa de la Pietà. Araw po ngayon na Lunes, magandang-magandang isang buong linggo po sa ating lahat. At napaaganda rin po, alam nyo, ng ating gospel story mula po kay St. Luke, Luke chapter 10, verse 25 up to verse 37. Isa po sa mga classical na pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, sapagkat kay San Lucas lang po natin ito makikita, ang okasyon ng pagbibigay ng pagtuturo ng Panginoon na nagbigay daan sa kanyang talinhaga ng mabuting Samaritano. Ilang mga bagay ang siguro po'y magandang maunawaan natin upang maintindihan natin ng husto ang pagbasang ito. Number one, hindi man po sinasabi ang scholar of the law dito po sa ating kwento ay isang Pariseo. At malalaman po natin na siya ay Pariseo sa pamagitan po ng tono ng kanyang pagtatanong sa Panginoon. Tinatanong niya sa Panginoon ang tungkol sa eternal life, buhay pagkatapos ng buhay na ito, buhay na walang hanggan. Alam niyo po, yung mga Saduceo hindi naniniwala diyan sa buhay na walang hanggan na yan, no? So, it could only be a Pharisee interested in eternal life. Pangalawa, yung kanyang pagtatanong tungkol sa ano ang gagawin, what is the great commandment, sikreto ng eternal life. Alam niyo po yung issue ng commandment. Again, that is an issue of Pharisees. At alam natin kung bakit. Mula sa 10 utos ni Moises, na ang 10 utos ng Diyos na binigay kay Moises sa Mount Sinai, para sa mga Pariseo nanganak ang mga utos na ito, umabot ng 613 commandments. Ngayon, kung titignan naman po natin ang Panginoon bilang mangangaral, bilang isang rabbi, makikita din natin sa kwento namang ito ang kaibahan ng Panginoong Jesus sa maraming rabbi ng kanyang panahon. Siya lang po ang unang-unang rabbi na ikinumbay niya ang dalawa. Love of God sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5, ikinumbay niya ito sa love of neighbor sa Leviticus 19, verse 18, pinagdikit niya yung love of God and love of neighbor na yan na para bang dalawang muka ng iisang bagay. That has never been done by a Jewish rabbi before the Lord, before the time of Jesus. Ang isa pang kaibahan ng Panginoon dito po sa kwentong ito ng Parable of the Good Samaritan ay doon sa love of God, idinagdag ng Panginoon. Love God with all your heart, with all your being, with all your strength. Nakuha nung kausap niyang lawyer, Pharisee, love God with all your mind. Pang-apat, hindi dapat lang yung you love God with everything, pero wala naman yung with all your mind. Ayan, no? Napakahalaga po yun, no? To love not only in action
but with great understanding, nauunawaan mo, hindi lang automatic, nauunawaan mo ang iyong ginagawa. Now, dito sa parable na ito, napaka-striking din po na pinalawig ng Panginoon, pinalaki ng Panginoon yung neighbor. Kasi para sa marami pong mga mangangaral na rabbi, ang neighbor ay yung kapwa Hudyo, fellow Jew. Pero kung hindi yan fellow Jew, hindi yan neighbor. Pero sa kwento po ng Panginoon, the neighbor becomes everyone, anyone na masasalubong mo sa landas ng buhay, araw-araw, anyone na nangangailangan is a neighbor. No? Now, another point na pwedeng makatulong upang unawain natin ang kwento ng Panginoon at ang kanyang pag-aaral ngayon ay ipinapakita rito na the event happened on the way between Samaria and Jerusalem. Bahagi po ng travel, ng huling travel ng Panginoon papunta ng Jerusalem. Kaya nga po, ang konteksto rin ng kanyang kwento, inilagay din niya sa daan, sa pagitan ng Jerusalem at Samaria. So the Lord was talking naturally out of the context ng kanyang ginagawang paglalakbay. Now, itong mga bagay nito, I think are very good backgrounds para po maunawaan natin ang ating pagbasa ng Ebanghelyo sa araw nito. At ngayon na naunawaan natin, may mga ipinauunawa. May mga ipinauunawa din naman sa atin ang pagbasang ito. Naunawaan natin, ngayon, ipinauunawa naman sa atin ang ilang bagay. Unang-una, mula po dito sa ating Ebanghelyo sa araw nito, makikita natin na sa buhay pwedeng magkaroon ng agwat gap, agwat yung kaalaman at yung gawain. There can be a big gap between life and knowledge, no? At ito po yung nangyari dito sa scholar of the law, no? Alam na alam niya yung diskusyon. Magaling siyang magdiskusyon tungkol sa the great commandment, tungkol sa eternal life, no? Siguro nga hindi ito ang unang diskusyon na kanyang sinalian. Pero alam nyo, dito mapapansin agad natin na puro diskusyon lang itong taong ito. Kasi nung masagot ng Panginoon muna yung kanyang unang tanong, abay bumanat siya ng "Who is my neighbor?" Alam nyo po, wag ma-o-open yung mga lawyers na kausap natin ngayong umaga. Pero yan ay matagal ng technique at style ng lawyer. Kung ang lawyer gusto lang niyang pahabain ang diskusyon, palaging i-intervene niya ng define the terms, who is my neighbor? Define the terms, who is my neighbor? Kaya humahaba ang usapan sa korte. Pardon me, lawyers, no? Pero yun ang tendency natin, no? Justification. At kung minsan pag nasa sobran yung justification, umaagwat ng husto yung batas, yung principle, at yung event, yung buhay. Dapat sa buhay, nagkakaroon tayo ng synthesis, pagsasalo ng kaalaman natin at aplikasyon. Ayon, mas mabilis yung kaalaman at aplikasyon na mag-ugnayan, mas maganda. Palagay ko po yan ang unang ipinauunawa sa atin sa atin pong parable ngayon. Huwag puro definition of terms, no? Pangalawa, alam nyo po, pwedeng ang ating mga excuse sa buhay ay valid. Yung pare, bakit kaya hindi niya tinulungan?
yung taong nasa daan na fellow Jew, kapwa niya Hudyo, neighbor niya talaga yon. Well, probably, sabi nga nila, yung pare matagal na naglingkod sa templo. Oh, weeks and weeks ang assignment nila sa templo. Pauwi siya sa bahay nila. Gusto naman niyang dalhin yung grasya ng kanyang paglilingkod. Walang bahid ng defilement ayon sa kanilang batas. So, dumiretso siya. No? Pinabayaan na niya. O maaaring iniisip din ng paring ito, naku, baka nandyan pa yung mga bumanat dito sa lalaking ito, madamay ako. Yan. Naghihintay ng iba pang biktima. Pwede mangyari din yon. Valid ang kanyang alibay. Valid din yung alibay ng Levite. Yung Levite, yan po ay lesser, mas mababang uri ng temple minister. Anong makita niya siguro yun? Sabi niya ba, yung pari ganun ang ginawa. Eh, mas mababa ako sa pari. No? Yun, ginawa niya ganun. Iniwasan lang. Ako din ganun. The power of example. So, we can have valid alibis, excuses in life. Pero, ingat lang po tayo. Kasi alam nyo, our excuses can be so self-centered. Yan ang isa. Pangatlong realization na ipinauunawa po sa atin sa parable ngayon, pinapakita sa atin na, alam mo, kung nais mong gumawa ng mabuti, you have to allow something, the event, someone, itong taong ito, to disarm you. Ayan. At yan ang nangyari sa Samaritan, na disarm siya. Makita niya, Hudyo, kalabang ko to ah. Bakit ko tutulungan? Pero, he was disarmed. Nakita niya yung kalagayan ng tao. Naawa siya. At dahil doon, tignan yung kanyang ginawa. He helped with heart, with being, with strength, with mind. Ginamit niya yung kanyang langis, yung kanyang alak na para sa kanya sana, yung kanyang donkey na sasakyan sana niya. Pinagamit niya. He was disarmed. At totoo po yan, sa maraming okasyon, we can only be good if we allow people and events to disarm us. Ayan. Huwag masyadong defensive. Ayan, ano? Sobrang defensive, walang mangyayari. And then, another thing na matututunan po natin sa event na ito ng Good Samaritan, ang tunay na pagmamahal is setting aside oneself. Yan. Knowing how to rearrange things. No? Yung Good Samaritan, nasira, nawindang yung kanyang travel plan, nawindang yung kanyang budget, nagbigay pa siya ng one day's wage do sa hotel upang alagaan itong mamang ito na hindi man lang niya kilala sa pangalan. But that is life, no? Ang tunay na buhay po, pinapakita ng Panginoong Jesus, cannot be all abstract. Mula sa abstract, kailangan bumaba tayo sa partikular at konkretong sitwasyon at maraming beses sa ganyang kalagayan, alam nyo po, we have to rearrange our plans. Finally, alam nyo, mula po dito sa napakayamang ebanghelyo sa araw na ito, pinapakita na sa buhay po napakahalaga yung outlook, attitude natin sa tao. Okay? Para dun sa mga robbers, yung tao ay victim na dapat i-exploit. Para dun sa pari at levita, yung victim na yon ay nuisance na dapat iwasan. Pero para sa Good Samaritan, nakita niya sa taong yan ang isang opportunity na ipakita ang kanyang kagandahang loob
at kabaitan. Dahil po sa attitude, hindi nagawa nung pari at Levita na gamitin ang opportunity to be a good example in a bad world. Oh, attitude lang yan. Outlook yan. Paano mo titignan ang tao? Paano mo titignan ang sitwasyon? Oh, sana po kayo'y na-inspire ng atin pong pag-aaral sa umagang ito. At paki-like naman po, paki-share, paki-post, paki-repost ito pong ating pagkagising sa umaga sa inyong timeline at sa timeline po ng inyong mga kaibigan, of course, with their permission. And let people subscribe sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman. In the meantime, kahit medyo mahaba na ang oras natin, I'd like to greet and pray and bless itong atin pong mga cooperators ng ating mission on this beautiful Monday morning. Nauna na po riyan ang blessings natin at greetings sa Monday Bible Group ni Sister Brenda, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Nene Leonor, Mengay Cabarus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano at Nati Goles. Greetings and blessings din po kay Infinity Love sa lahat ng parokyano ng Santa Maria de la Estrada, Quezon City, kasama na si Dina Reyes at ang kanyang pamilya. Greetings and blessings sa Ubias Ledesma family ni Janina, Gina, Jesse at Chris Matthew, sa Rojas Lara family ni Dong at ni Joy Lara, ni Lia at ni Julio. Greetings and blessings kay Mark Amadeo Balon, Andre Raul Gonzaga, Claudia Soliman, Maria Nobilin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo at Paul Joseph Lopez. Greetings and blessings din po sa Senakel Group ni Sister Letty Sequia at Evelyn Del Rosario at gayon din po sa Mabutas Sordan family ng aking schoolmate na si Marie Claire. Greetings and blessings sa buong batch po ng 1978 High School, Paco Catholic School at sa Holy Family Marriage Encounter Community ang Sinaon, Punsal, Salbanya, Salmingo at Barroso families. Greetings and blessings din po kay Doc Mar at Doc Flor Delisa Adraneda sa lahat po ng kanilang kasamahan, family and colleagues at ang MEFP East Cluster. Healing prayers para kay Seferina De Guia and family at para kay Albert Yap and family. Gayun din po, greetings and blessings para kay Rolly at Vicky Enesio at para po sa SJW Prayer Group. Greetings and blessings din po sa Mater Dei Marriage Encounter Community, si Tito Ding, Tita Susan, Abet at Koy Pangkog, Edgar at Lulu Aitona, Pris at Vicky Contreras, Omar at Rose Mayo, Ben at Leti Bernardo. Gayun din po, greetings and blessings sa Axe Community, si Hernand at si Luz, Leo at Neris, Malu and Greg, Nancy Reyes and Rox Velasquez, at gayon din po kay Pepito at Lisa Reyes. Greetings and blessings sa Rivers Community ni Pempe, Nona, Marietchin, Jack at Josel Cruz, at sa Buklod Healing Community, kasama na po ang Villarus Family ni George at Noemi, at ang Recto Family ng Tito Manny Recto at Lulu Recto. Gayon din po, I'd like to greet the Go Family ni Boots at Julie, at gayon din si Rafi at Pearl Rodriguez at ang kanilang buong pamilya. Prayers din po and greetings sa Two Hearts Community ng Our Lady of Fatima Parish ni Romy at Maribic Plosius. At gayon din po sa Walk Community ni Joey at Didit Jacob,
Leonie Bautista at Arlette Mendoza, at ni Nilo at Derl Dario and family. Finally, Journeys of Faith and Pilgrims ni Willie at Arlina Onglao, greetings and prayers po sa spell group ni na Lynn Reyes Lupa, Malu at Nel Gomez at Vilma Arce, ang yellow group ng Attorney Grace Lara, Attorney Jane San Benaventura, Doctora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan at William D., Rosely C. at Thailand. At gayon din po si Geraldine Lee. And gayon din, blessings and greetings sa Light Community ni Odette, Susan Calalo, Dennis Cadiz at Jonah Ablasa. Sa atin pong lahat sa umagang ito, pagpalain tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Alleluia! Alleluia!